Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong. Para i-represent siya for senator. Paano po pinaplano ni Doc Willie na mag-launch ng campaign po, nationwide campaign? Will he be healthy enough or ibang means po yung gagamitin ni Doc Willie? Okay. Insofar as his health condition is concerned, he will be able to go back to the Philippines by end of November and he will be available to physically campaign by December. He was told by his doctor that although his condition is of course nothing to sniffle at, it is treatable and he's undergoing treatment right now and he plans to go back to do a, of course, limited physical campaign by probably December, January, and then by February he will go on the areas which we feel that he will need to be physically present. But as always, his core constituency is his online followers. So he will do as much as he did the last time by going Facebook, YouTube, so social media also. Kumusta po si Doc Willie ngayon? Oh, he's doing fine. In fact, this morning, nagkaroon po siya ng interview from his room sa Bilyonar at mapapanood niyo po sa Singapore, sorry. At okay naman po siya, nakakasagot po siya ng tanong. He's undergoing treatment and ang projection po natin by December, makakaikot na po siya tulad na sinabi ko. So, although hindi po natin pagkakailan, may sakit po siya, nilalabanan po niya yung sakit. At ito po yung actually precept ng kanyang pagtakbo. Pakita niya na kung may sakit kayo, hindi kayo magmamaktol, laban lang. Ano yung nagtulak kay Doc Willie na instead of harapin nga yung physical challenge niya, talagang pinili pa rin niya na tumakbo? And kumusta po yung pagtanggap ng pamilya, especially ni Doc Lisa, doon sa desisyon na sumabak uli sa politika na sabi niya sobrang nagdala sa kanya ng stress? Siguro ako na po kasi baka medyo emotional po si Doc Lisa about that, no? Actually, 4 months ago, nagkausap po kami ni Doc Willie. Ang initial talaga niyang decision was not to run. In fact, mag-endorse na lang sana siya. Sabi niya, okay yan kasi medyo magastos, medyo syempre covering tayo sa latter part ng surveys. But a few weeks ago, nag-usap po kami at nga sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay, na pag-desisyon na na, you know, I think this is something of a sign. You never really know what's going to happen. So might as well go for what I believe is right. So dinesisyon niya pong tumakbo despite all the odds. Sabi niya, lalabanan ko tong sakit na to, lalabanan ko din, ipaglalaban niya yung kanyang decision or dream na tumakbo bilang Senate and ituloy niya yung mga advokasya niya in health. So sabi niya, alam niya mabigat ito, but this is going to be a faith-based campaign. Faith that people will understand, faith that God will give him enough time to finish this, and faith that enough people will like him enough and support him enough to propel him to the Senate. So sabi niya, God's will, takbo tayo, pagpasadyos natin. And of course, hindi naman fully ganun. Meron din naman po kaming campaigns and strategies that will be utilized as we go on. That's why we still have the team intact from 2022. How confident is Doc Willie that he'd be able to fully carry out the responsibilities of a senator? Sobrang rigorous nung demands sa Senado if he gets elected, given his medical condition. Yeah. He is fully confident. As a doctor, he is well aware of his limitations, no? For campaigning and for actually participating as an active senator. And he knows and understands that his sickness is not something that will debilitate him enough to prevent him from doing that. There will be times that it will be tough and he will fight for it. But he is very confident that he will be physically fit in the event that he wins to perform the duties of a senator. One as a doctor and one as a firm believer of what he can do and what God can do for everybody.